Hi guys, good morning. Welcome back to our channel. Muli pong nagbabalik ang inyong kaibigan na marami na pong napagdaanan. Kaya pag nagbigay po ng payo, siguradong pang malakasan. It's me, your one and only, Payong Kaibigan. And on today's video, magbibigay po tayo ng isang napaka-importante at napakagandang update para po sa mga kababayan nating OFWs na meron na pong schedule ng flight pauwi ng Pilipinas at para na rin po doon sa mga nagbabalak na umuwi na ng Pilipinas. Okay? So sa pagkakaalam po natin lahat, pagdating po natin ng airport pa lang, doon po gagawin ang mandatory na swab testing para sa mga returning OFWs. Pero guys, a few hours ago, meron pong nilabas na statement ang Undersecretary ng Department of Health na sinasabi po nila na COVID-19 testing is no longer required for returning OFWs. Pero doon po sa balita, kailangan masatisfy po muna ng isang returning OFW ang dalawang kondisyon para po siya ay ma-exempt or ma-exclude sa gagawin po na COVID-19 testing. At yan po yung pag-uusapan natin all throughout this video. At kung bago pa kayo sa channel ko, huwag niyo po kalimutan guys na i-click yung subscribe button at yung notification bell para updated po kayo sa mga upcoming videos ni Payong Kaibigan. Okay, let's proceed with the news. Ito po yung pinaka-headlines niya guys. COVID-19 testing no longer required for OFWs from low-risk areas. Okay? So, OFWs coming from countries with low or medium prevalence of coronavirus cases will no longer required to undergo COVID-19 test after arriving in the Philippines. The Department of Health said Monday. Okay? So, ito po yung naging statement ng Undersecretary, DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeri. Ganyan. Ang requirement po dito, guys, okay, makinig po kayo mabuti, guys. Hindi po ito fake news. Ito po ay legit na news at I'm sure mapapanood nyo na po ito sa lahat ng mga mainstream at online news sources. Bukas o mamaya or kahit ngayon po kalat na po ang balita na ito, okay? So, dalawa lamang po ang kondisyones. Una, dapat po yung OFW ay manggagaling po sa isang bansa na ang kategory po niya ay low to medium ang prevalence ng COVID-19. So, syempre, magtatanong po kayo doon. Paano po malalaman ng isang OFW kung galing po siya sa bansa na kinaklasify na ganon? Okay? So, based po doon sa naging statement ng DOH Undersecretary, ang determining factor po, ang magdetermine po kung yung isang origin country ay ang World Health Organization. Okay? So, dapat marinaw po yan, guys. I'm sure para po sa atin lahat, medyo gray area pa po ito kasi wala pa naman po na sinasabi ang DOH. Pwede nyo pong i-check ang World Health Organization kung ano po yung mga bansa na na-classify as low to medium ang prevalence ng COVID-19 kasi yun po yung unang kondisyon. Okay, pangalawa, dapat po yung returning OFW ay asymptomatic. Ibig po sabihin, hindi po siya nakakaramdam or nagpapakita ng mga symptoms ng COVID-19 in the past 14 days. Okay? So, malinaw na po guys ha. Yun po yung dalawang kondisyon na nabanggit. Para po yung isang returning OFW ay hindi na po kailangan na mag-undergo ng COVID-19 at maging po ng quarantine. As long as i-observe lang po niyan yung minimum health procedures. Okay? Una po, ulitin ko, dapat yung OFW ay manggagaling po sa isang bansa na na-classify na low to medium po ang prevalence ng COVID-19. Pangalawa po, dapat po yung OFW ay asymptomatic or hindi po nagpapakita ng mga symptoms ng COVID-19 for the past 14 days. Okay? I hope na nakuha na po nyo yun, guys. Eto guys, ang tanong kung ang isang OFW ay nanggagaling po sa isang bansa na na-classify ng World Health Organization na high, mataas po ang prevalence ng COVID-19. Ibig po sabihin noon, i-re-require pa rin po siya ng pagdating sa Pilipinas ng swab test.
Pag galing ka po sa isang bansa na mataas po ang cases ng COVID-19, regardless kung ikaw po ay asymptomatic or hindi, regardless kung meron ka pong mga symptoms or hindi, still, mag-undergo ka ng swab testing. Okay? And then, eto pa po guys yung naging reason nila. Okay? We are rationalizing actually not just the resources but also protocols that we do. Okay? So, yun po guys. Ang pinaka-statement ng DOH, o ulitin ko, we are rationalizing actually not the resources. Okay? Mag-focus po tayo doon. Resources. Diba? Napag-usapan po ang resources. Diba? Medyo naging mainit po ang usapin na nagtigil po ng Red Cross ang swab testing kasi hindi nga po nakapagbayad ang PhilHealth ng utang nila sa Red Cross. So, yun po ang sinasabi doon na resources. Although, sinasabi po ng Department of Health na ito pong decision nila ay hiwalay po ito ngayon sa naging kaso ng hindi pagkakaintindihan or hindi pagkakasundo ng Philippine Red Cross, okay, at ng PhilHealth dahil sa mga usaping utang. At ang sabi pa po sa balita, but whatever the local governments would require for them to enter their province, they have to comply. Yun po yung sabi ng DOH Undersecretary. So pag inunawa ko po ang statement na ito, para ngayon pong nanghuhugas kamay na po ang national government natin or yung national level, yung DOH, at pinapasa na po sa mga LGUs or sa mga local government units, di ba? Sasabihin ko ulit, ang dahilan nga daw po ng kanilang desisyon na ito ay to rationalize yung resources at yung parang redundant or paulit-ulit or repetitive na po na mga swab testing, di ba? Pero in my opinion, yun nga po, talagang aminado naman po tayo na ubos na po ang pera ng PhilHealth dahil kinurakot na nga po ng mga buhaya. Nag-resign na nga po sila at hindi na po sila pinag-uusapan ngayon. I think it is ito na po. Pumunta na po tayo sa mga diversionary tactics. Kumbaga, nililimot na lang siguro ang issue ng mga corruption. At eto po tayo. Kung sino man po mapasahan ang problema ng PhilHealth, ay bahala na po siya doon. Okay? So yan, guys, let's move on. LGUs do not let just any person go inside their territory. They screen everybody coming from the outside and they make sure that their protocols are complied with. Yun po yung sabi pa. Okay? So kung ikaw po ay, let's say, ikaw po ay pauwi ng Pilipinas at nasatisfy nyo po yung dalawang kondisyones na nabanggit ko kanina, so maari po na ikaw po ay hindi na po maka-quarantine at hindi na po ma-require po ng COVID-19 testing at ikaw po ay makakauwi na agad-agad ng inyong probinsya. Okay? Pero yun nga po ang statement ng DOH, pagdating nyo po ng probinsya nyo, kung ano po ang nare-require sa inyo ng LGU, ay wala ka pong choice kundi mag-comply. Kung pagdating nyo po ng probinsya nyo, ay kailangan ka pong i-swab test. Mag-swab test ka pa rin. Ang tanong, sino po ba ang magbabay ng swab test na yung pagdating sa probinsya natin? Siyempre, alam naman po natin na pagdating ng OFW sa probinsya ay mandatory pa rin po yung 14 days na quarantine. So yung medyo napaikli lamang po yung iyong pagstay sa Manila, pero syempre hindi ka pa rin po takas doon sa mga regulations ng LGU. So marami po ang mga netizens na nagsasabi na why not, kung ganito po ang naging decision ng Department of Health, edi sana ni-require na lang po nila yung mga OFWs ng PCR test sa origin country nila. Let's say, dito po tayo sa Saudi Arabia manggagaling. So bago po tayo sana umuwi ng Pilipinas, sana ayun, hingian na po nila yung mga OFW ng PCR test. Pero guys, syempre, ang ginagawa po ngayon ng gobyerno ay parang pinapasa na po sa LGU or sa OFW ngayon ang problema para dyan sa swab test na yan. Kasi kung ipasa po nila dyan sa mga OFW na i-require po nila ng swab test pagdating ng Pilipinas, hindi po yan libre.
di ba? Let's say sa Saudi ka po manggagaling, do you think papayag po ang Saudi government na isuswab test yung isang OFW para lamang po ibigay po doon sa Pilipinas natin, sa mga health authorities natin na ipakita na negative ka nga po sa COVID-19. I'm sure hindi po sila papayag ng ganun, okay? Pero syempre guys, dito po sa Saudi Arabia, libre po ang PCR test, ang swab test, okay? Kung gusto mo po na masigurado na ikaw po ay ligtas sa COVID-19, meron mag-ano ka lang po, mag-online appointment at parang drive-through lamang po dito ang swab testing. Okay? Kumuha ka po ng appointment online at pumunta ka doon sa mga swab testing, libre po yan dito sa Saudi Arabia. Pero kung ang swab test ay gagamitin mo pauwi sa Pilipinas, I don't think so. I'm sure hindi po papayag ang Saudi government sa ganyan. Okay? So yun lamang po ang ating update ngayon, and hopefully lahat po tayo ay magmatsyag at mag-abang ng tamang balita online. So ito pong balita, ilalagay ko po yung link para at least ma-verify nyo po na valid at legit po yung ating source ng ating news, okay? At uulitin ko guys, kung bago pa po sa channel ko, please don't forget to click that subscribe button at yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga news ni Payong Kaibigan. Gusto ko po sana guys na iparinig sa inyo yung video, yung statement po ng DOH Undersecretary, pero baka po tayo ay ma-copyright. So ayun. DOH ayan. Is now studying that could allow returning OFWs from countries with low COVID cases not to undergo swab tests and just complete a 2-week quarantine following the PRC PhilHealth. Rafi, kung matutulungan mo kami, no, let us try to immune, no, itong sinabi namin dito sa PRC PhilHealth room. Una-una, itong PRC PhilHealth issue natin, nire-resolve natin sa ngayon, no, and we were able to identify laboratories which could take the place of PRC temporarily para lang ma-accommodate natin yung mga specimens na nanggagaling sa mga returning OFWs natin. So itong PRC PhilHealth issue is different from this omnibus guidelines that we have. In the omnibus guidelines that we have just issued out, it was stated there, no, that for returning overseas Filipinos, kapag ka sila ay manggagaling sa low to middle mid prevalence, no, meron pong pinapalabas ang WHO na classification regularly on the different prevalence levels of each country. Makikita po natin. So ang sabi namin dyan, for those low to medium prevalence countries na may COVID-19, maaari, no, na kapag dumating ang mga OFWs dito, maaari nang hindi na muna i-test, maaari namang sila ay magkaroon lang ng mag-comply ng minimum health standards, they can go back to their provinces. But whatever the local governments, no, would require for them to enter into their province, they have to comply. So halimbawa, kung dumating ang isang... So there you go guys. So napakinggan nyo po ang statement ng DOH Undersecretary. And hopefully, hindi po tayo copyright strike na pinakinig po natin sa inyo ang isang voice clip coming from, of course, ABS-CBN News. Okay? So marami pong salamat guys. Lagi pa rin po tayo mag-iingat. Huwag po nating ismulin ang COVID-19. Huwag po tayo maging masyadong kumpiyansa kasi nakakamatay po talaga ang virus na yan. Okay? So stay safe, stay at home. Kung hindi naman po mga essentials ang gagawin po natin sa labas, let's rather stay at home, okay? And be with our family, be with our loved ones. Maraming pong salamat and God bless.